This is not quality, guys. Kasi mura, hindi maganda ang quality niya. Yan. Yan ang ayoko sa Zebra. Yan talaga ang ayoko. What's up, guys? What's up, mga katots? My name is Eman, and welcome back again for another video. Kasi ngayong araw to, guys, ay mag-unbox naman ako ngayon ng isang helmet na affordable and quality. Alam nyo kung anong helmet ito, guys. Ito yung unang helmet ko, pero hindi pa ako nagbablog, guys. Nakita nyo naman siguro kanina yung mga pinagbabalibag natin no, sa unang video natin. The Zebra helmet. Unbox tayo ngayon ng Zebra helmet, and i-review natin, guys. Kasi may mga haka-haka about sa Zebra helmet na this is not quality, guys. Kasi mura. Di maganda ang quality niya. Yan. Yan ang ayoko sa Zebra. So sa mga nagsasabi nun, guys, ewan nyo sa inyo, pero tingnan natin yung itsura ngayon ng Zebra helmet. Actually, guys, hindi na siya lumalayo sa model. Talagang pangat ng pangat sa Zebra. Sabi ko nga, Zebra lumalas. Palakas ng palakas. Ang model niya is 152. Hindi daw kita. Yan. So, ang lalaban ng box, ay, tiyan! Nag-ilan siya, guys. Yan. So, ito, guys, ang una, open natin. Handa na ba kayong makita ang Zebra helmet na aking binili? So, ito, shoutout nga pala kay Pops Store Motorista Vlog. Maraming salamat, Pops, at congrats sa yung newly open na shop. Motorista, helmets, and gears, guys. Located dyan, guys, sa Aguirre, Las Piñas City. In front mismo ng barangay. Kung gusto nyo rin pala umorder ng Zebra helmet, just PM me. And para ma-deliver ako kayo. So, ito na, guys. Yan. Tada! Naman, diba? Itong helmet na to, guys. Ang model niya is 152 matte black. Size XL lang kinuha ko, guys. Unang impression na impression ko dito, guys, na in love ako sa itsura niya. Sino ba yung mag-aakala, guys, na sa ganda ng model na to, napaka-affordable, guys. Ang selling retail price niya, guys, is SRP niya is 2,350, guys. Napaka-mura. Pero, quality. Hindi siya yung tulad ng iba na mura, mapapamura ka din. Kasi hindi quality. Actually, ang mga helmet na hindi quality, mabibili nyo to sa mga hindi talaga legit store. Online, mag-ingat din kayo sa pagbili sa online kasi meron mga talaga hindi legit na helmet. Yung Zebra, siguro nakikita nyo hindi talaga quality yung ibang Zebra dahil hindi nga yung legit fake. Hindi lang naman Zebra ang meron fake na helmet, meron din na iba't ibang klase ng brand. So ito, guys, nga yung in-order ko. First, yung shell niya, matibay na. And guys, oh, hindi mo siya agad-agad natutupi. Like sa ibang helmet, pag ginanon mo, tuping-tupi na agad, guys. So this helmet, guys, is full face siya, guys. Yan, full face siya. So nung unang sinuot ko to, ang lambot ng foam niya. Friendly yung foam niya, guys. Hindi yung foam na makikita mo, foam-foaman lang. May reflectorize na siya dito. And, amoy bago. So may smoke lens na siya, guys. So bakit nga ba ako nagbumili ng Zebra? Actually, guys, na in love ako sa itsura ng Zebra helmet. I'm using before Evo helmet, which is andito siya, yung Evo ko. Ito, guys, yung Evo helmet ko. Evo helmet and Zebra helmet. And so, guys. Yeah. So, forma. Okay naman sila pareho forma, pero mas nagustuhan ko talaga, guys, itong Zebra helmet talaga. Kasi dati nga, sabi ko na kung helmet is Zebra helmet, nagtaka ko bakit ang lambot. Hindi siya ganun ka. Parang ginanon ko eh. Lambot talaga. Kasi ako nag-research sa Facebook. Meron din pala talaga mga hindi legit talaga. Lahat ng helmet yan, guys. Lahat ng helmet. I'm not saying Zebra lang. Lahat ng helmet meron mga fake. Kaya mag-ingat kayo sa pagbili. Kahit sabihin mong sikat na brand ng helmet yan, meron yan, nagagaya nga yung mga mamahal na 20,000 plus.
Pero itong zebra kasi guys, pangmasa talaga to and formado na. Saka makakita ng halagang 2,350 eh napakaganda na ng design niya, 'di ba? Hindi po ito sponsor pero sa mga gusto gumamit ng zebra helmet, you must know, try niyo to. Comment kayo kung mga zebra user din kayo. Nakalagay naman dito, Sierra Shell Trend. Hindi ko alam ibig sabihin ng Sierra Shell Trend, pero search natin. So guys, upon my research, Sierra Shell Trend is made by Thermoplastic Aerodynamic Alloy Shell. Hindi ko alam kung tama ako, pero correct me if I'm wrong. Yung shell ng zebra helmet. Ito, yung sa air niya. Open and close lang din yan, tsaka ito sa baba. Then meron din kayong makikita ng mga zebra helmet na may ilaw dito. Ito wala, plain lang talaga siya guys. So, simpleng forma lang. Then punta naman tayo guys sa likod. Ang zebra helmet is certified DOT na rin siya. May ECE na rin siya. And ang tawag dito guys is BPS. Ano ba ang meaning ng BPS guys? Meaning ng BPS guys is Bureau of Product Standards. So yun kasi guys, ito, kung makikita nyo itong sticker na to, so nakalagay dito is Certified Protect Safety. Ayan. So ang nagiging isa kasing issue dito sa zebra helmet natin guys is yung ICC sticker na makikita nyo sa ibang helmet guys. Tulad na itong isang, yung ibo ko nga, is meron siyang ICC sticker. Ayan. Ayan guys, may ICC sticker siya. Which is, the zebra helmet is wala. Pero, problema ba yun? Hindi po problema kung wala pong ICC sticker si Zebra. Dahil, same lang po siya na itong nakalagay, nakadikit dito sa likod. BPS din po yan. Ibig sabihin, certified safety siya, approved din siya. So, kung makakita kayo ng helmet na dalawa yung ICC sticker niya, magduda na kayo. Or, dalawa yung ganito niya, magduda kayo. Or, meron siyang BPS, meron siyang ICC sticker, magduda kayo. Bawal po yun guys. Upon my research, upon my tanong-tanong din, pag dalawa daw yung ganun mo. So, paalala natin sa mga riders, hindi ho pwede na ang inyong helmet ay may dalawang certification mark. So, pwede ho kayong hulihin doon. Tingnan ho ninyo, kapag yan ay may PS mark na, valid na ho yung PS mark. Hindi niyo ho kailangang lagyan ng another ICC sticker. Kung ang issue nyo guys sa zebra helmet is walang ICC sticker, hindi yung reason eh. Para hindi mo tangkilikin ng isang produkto. So, eto, same lang rin siya ng ICC sticker. Tulad sa mga kagamitan natin guys, tulad ng electric pan, ano pa bang may mga ICC sticker? May ICC sticker and meron din ganito, product safety. Meron din yung mga iba't ibang product natin na ginagamit sa bahay guys. I-check nyo. Ibig sabihin, dumaan siya sa DTI under the Department Trade of Industry. So, lahat naman na may ganito guys is dumaan sa safety yan. Tsaka hindi ito ma-approve. Hindi ito mabibenta ng ganito kung hindi siya safety. So, yun nga, sabi ko sa inyo, meron nga at iba't ibang klase ng mga helmet na fake na kahit may ganito na, may ICC sticker pa, pero fake. Kaya ang payo ko sa inyo guys, huwag kayong pupunta sa hindi authorized seller ng mga helmet. Kasi pinipegi talaga nila to guys. Which is, mura nyo lang mabibili. Mura nila binibenta. Kasi nadaan ako dyan sa mga ganyang bilihan. Ang ganda ng design niya. Wow, ang ganda. Sikat na helmet yung nakita ko dito. Pero unang benta niya sa akin is 1,500. Tapos magulat-gulat ako. Paalis na ako ng paalis. Kuya, 1,000 na lang. Sabi ko, kunin ko 1,000. Ibibigay nila. Pero pag hawak na hawak ko pa lang, pagkita mo nung pom niya guys, parang siguro mga 3 to 5 use lang, luntay na talaga yung pom niya. Then wala siyang reflectorize. Sabi na natin may reflectorize. Pero saglit lang talaga ng fade agad. Maganda lang outside, pero inside, hindi maganda yung mga fake. Kaya mag-iwas-iwas kayo sa mga fake product, tsaka fake people. Charot. Tanggalin na natin itong sticker sa wakas. Matatanggal ko na ito. Ganda din. May sticker na kasama.
Ayan guys, nakita nyo naman kung gaano kaganda ang Zebra helmet ngayon. Affordable and quality. Maniwala kayo sa akin guys. Ang ano niya isuot guys, comfortable talaga. Oh. And magaan siya. So yun guys, yun yung itong 152. Ganda guys. Ganda guys. 2,350 lang. Pormadong-pormado. Magagamit ko na siya kasi na-i-vlog ko na eh. So which is guys, syempre, pag binibili ka naman ng helmet, dapat binibilan mo rin si Backride mo. Binibilan mo rin si SB mo. Or binibilan mo yung magiging forever mo. Huwag ka munang bibili ng helmet kung hindi forever. Tanungin mo siya, magtatagal ka ba sa buhay ko? Then, ibili mo ng Zebra helmet. At kung gusto mo ng Zebra helmet, PM mo ako, bibigyan kita ng discount. Promise. Ito guys, yung isa pa. Yan, i-open na natin para makita nyo yung isa pa nating pinurchase na Zebra helmet. Tcharam! Woohoo! So, kung naglalaro kayo ng Among Us, para silang mga Among Us helmet, no? Ang ganda, guys. This one is cyan color. Woo! Solid! Size large naman siya, guys. Same siyang model ng 152. So, kung di nyo pa pala napapanood yung prank namin na ginawang video para kay motorista. Sorry, Paps. Sorry talaga. Na-reverse prank pa siya, guys. So, panoorin nyo na lang. Andiyan lang naman yan. Fresh pa yung video. Tanggalin na rin natin to. Wow. Same, may sticker din siya. Napaka-smooth din iangat yung baba, guys. Ayos na ayos, no? Zebra lumalakas. Ito large size, guys, medyo fit na sa akin. Pero mas maganda nga kasi fit na fit talaga ang mas maganda. Pero nag-excel ako guys kasi nga magmamas pa tayo. Ang lambot talaga ng ano niya. Ang bango. Pagtagal nito, bango na. So kailangan natin ng mga disinfectant na gagamitin, which is Kobe, syempre number one yan. Not a sponsor, pero baka naman. So yan guys, ang ating review sa ating helmet na to is sobrang affordable and napakaganda talaga niya inside and out. Hindi siya ordinary helmet guys. Hindi porkit mura ay sirain. Maniwala kayo sa akin. Pag kayo mismo nakakita nito, ang ganda. Wow! Zebra ba yan? Diba? Zebra ba to? Palain mo yan. Yung evolution ng zebra, no? Ganda guys. So, ito lang guys. Sa next unboxing ko ng Zebra. So, kasi na in love talaga ako sa Zebra guys. So, sa next unboxing ko guys, meron silang Gundam Edition. Which is, ito yon. Kita nyo. Soon. December 13 ang release niyan guys. So, magpa-reserve na kayo bago pa magkaubusan. Ito, nagkaubusan agad talaga to guys. Out cream pala guys, meron na tayong sticker. And soon, papakilala ko sa inyo yung sponsor natin na sticker. Ven Graphics Design and Decals Stickers. Yung shoutout sa iyo, Paps. And soon, mamimit kita. Paputokin natin yung business mo. So, support the business of our same Filipino people. Ako lang din, kung gusto nyo rin umorder sa atin na Pure White, our new product, pwede kayong mag-retailer, selling, and pwede lang kayong umorder or itry nyo to guys. Maraming salamat ulit sa panonood. And sana nakatulong ako sa inyo, review ng helmet, and sana makapili rin kayo ng brand nyo. Kahit anong helmet naman to guys, is approve naman yan sa atin. Basta huwag nyo lang kakalimutan lagi. Manalangin bago mag-ride at manalangin after mag-ride. Lagi kayo magpapasalamat sa Diyos sa lagi kayong iniingatan niya. Always keep safe. Always stay humble on the road. This is Eman Tots TV, The Humble Rider.